Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, where did Satan get the power to tempt us into all of our sins? Ito ay ayon kay Sister Kay Carla Villar. Brethren in Christ, alam po naman natin na Satan owned nothing in this world, and even his power and authority ay hindi po sa kanya, kundi ito po mga kapatid ay kanyang ninakaw sa sangkatauhan. Because alam naman po natin ang kasaysayan sa Biblia, that the power and authority, dominion and even rulership ay ibinigay po yan kay Adam. Let us read here, brethren in Christ, in John 10:10, Amplified Version, "The thief comes only in order to steal and kill and destroy." So here, brethren in Christ, makikita po natin na ang kanyang mission talaga ay magnakaw. As what I mentioned earlier, ang authority and power na mayroon po siya ay kanya lamang po ito ninakaw, of course, sa sangkatauhan. Dahil, uulitin ko, ang power and authority, dominion and rulership ay ibinigay po sa sangkatauhan. Atin po itong mababasa sa Genesis 1:26 hanggang 28 Amplified Version. And God said, "Let us, the Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea and the birds of the air, and tame beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth." So God created man in his own image, and in the image and likeness of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them and said to them, "Be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, using all its vast resources in the service of God and men, and have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth." So makikita po natin na nang likhain si Adam at Eva, brethren in Christ, God blessed them and God commanded them to be fruitful and multiply, replenish the earth or fill the earth and subdue the earth, brethren in Christ. That's why the Lord gave them, brethren in Christ, ng complete authority as we read, and have dominion over all creatures, brethren in Christ. Now, the clarifying question is, how did Satan stole the power and authority? Paano nga ba ninakaw ang power and authority ni Satan from Adam? Remember, brethren in Christ, na ang wika po sa Genesis 3:1, Tagalog ang Biblia, "Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa limang punong kahoy sa halamanan?" So here, brethren in Christ, ang description po ng scripture, si Satan, which referred here as snake, brethren in Christ, ay tuso kaysa alinmang mga nilalang. Ibig sabihin mga kapatid, siya po ay magulang, siya po ay tuso, siya po ay mapanglamang. At dagdag pa ho natin mga kapatid, ito po ang kanyang taktika, kasi hindi lang po siya deceiver, kundi siya din po ay craft, or brethren in Christ, siya po ay sabihin natin deceiver. Dito po natin mababasa sa Genesis 3:6, Tagalog ang Biblia, "At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y
kumain. So here, brethren in Christ, makikita po natin na ang taktika, dahil ang purpose po ni Satan is to deceive, brethren in Christ, ay tatlong bagay, mga kapatid. Ito po ay bunga ng punong kahoy na mabuting kanin at nakalulugod sa mata at of course makapagpapapantas sa tao. Same thing, brethren in Christ, ang kanyang taktika, even mga kapatid, in the New Testament, at mababasa po natin sa verse 1 John 2:16, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Kita nyo po mga kapatid, hindi nagbabago si Satanas sa kanyang taktika sa tatlong bagay na ito. Yung tinatawag nga po natin na lust of the flesh, and then lust of the eye and pride of life. Ito lang po, dito po umiikot. And even ang ating Panginoon, nang siya po ay itim, ganito rin po ang kanyang ginawa, mga kapatid. Now, continue po natin ang ating pong binibigyan ng katugunan, ipapano niya nanakaw. Ito naman po ang wika ni Pablo sa Romans 6:16, Amplified Version. Do you not know that if you continually surrender yourselves to anyone to do his will, you are the slaves of him whom you obey, whether that be to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness, right doing, and right standing with God. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, at ang wika ni Pablo, hindi nyo ba alam na kung sino ang ating sinusunod, ay alipin tayo nito, at siya ang parang ating Panginoon? So, because Adam and Eve obeyed Satan, brethren in Christ, sila po ay naging alipin. Meaning, instead na sila po ang mayroong tinatawag dominion and rulership, kasama po doon mga kapatid yung serpent, pero isinuko po nila ito mga kapatid, dahil sila nga po ay na-deceive. Dagdagan po natin sa 1 Timothy 2:13-14, Tagalog ang Biblia, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva, at si Adam ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. See, brethren in Christ, doon pa lang po sila nag-fall nung kumain na po sila ng bunga ng ipinagbabawal na puno, walang iba kundi ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, brethren in Christ. Now, ano po naman ang description ni Apostle John sa kanyang huling aklat sa Revelation? Mababasa po natin sa Revelation 12:9, Tagalog ang Biblia, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag ni Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So kung atin pong nasusundan mga kapatid, ang authority, ang rulership, ang dominion ay ibinigay po kay Adam. Subalit sa pamamagitan ng kanyang craftiness ay dinisib niya po mga kapatid si Adam, at ang authority and power and dominion and rulership ay nanakaw ito ni Satanas mga kapatid, dahil again, even in the New Testament, ang description kay Satan, siya po ay mandaraya mga kapatid o manlilinlang. Ngayon, tingnan po natin sa kanyang patunay na talagang kanyang inangkin at ninakaw ang lahat ng kapamahalaan at saka kapangyarihan. Dito po sa Matthew 4:8-9, Tagalog ang Biblia, muling dinala siya ng Diablo si Jesus sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila, at sinabi niya ni Satanas sa kanya, kay Jesus, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay
magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nakita niyo po, mga kapatid, na pag sinasabing kaharian, speaks about rulership, dominion, and authority ito, mga kapatid. Sabi niya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. So, logically speaking, inangkin niya ang lahat ng karapatan, kapamalaan, at kapangyarihan. And now, he was tempting Jesus na kanyang ibibigay ang lahat ng ito kapag sasambahin siya ng ating Panginoong Jesus. But we know naman the story, brethren in Christ, na nagtagumpay si Jesus sa temptation na ito at hindi po siya nagkasala. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi lamang po yun ang temptation na naranasan ng ating Panginoon, kundi lahat ng uri ng temptation. Name every temptation that we know, at lahat yun ay naranasan ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi sa Hebrews 4:15, Tagalog ang Biblia, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So, he was tempted in all ways, brethren in Christ. Sa lahat ng paraan ay tinukso ang ating Panginoon. Ang kagandahan lamang po, he overcame it all, brethren in Christ. Pinagtagumpayan niya ang lahat. Ngayon, mga kapatid, ang wika naman po ni Apostle Paul sa kanyang letter or epistle sa mga mananampalataya sa Efeso o sa mga iglesia na nasa Efeso, ganito ang ating mababasa. For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotisms, against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere. So here, brethren in Christ, alam natin ang kalaban natin is not flesh and blood, kundi mga principalities, mga rulers, mga kapatid, mga powers na nasa kaitaasan. And we know all this, brethren in Christ, na it speaks about devil and demons, brethren in Christ. Yun po ang ating kalaban. Kasi again, mga kapatid, why they have dominion, why they have power, why they have authority? Because these are all stolen sa sangkatauhan. Kasi first and foremost, ito ay ibinigay sa sangkatauhan. Now, the clarifying question is, how did the Lord Jesus restore the stolen power and authority? Paano ibinalik ng Diyos ang ninakaw na kapangyarihan at karapatan sa sangkatauhan, brethren in Christ? Of course, Jesus triumphing over Satan when Jesus Christ died and resurrected from the dead. Bakit po? Kasi ang wika po ni Apostle Paul sa kanyang epistle or letter sa mga mananampalataya sa Colossus or sa mga iglesia na nasa Colossus, ito ang ating mababasa sa Amplified Version. God disarmed the principalities and powers that were ranged against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in Him and in it, the cross. So, see, brethren in Christ, sinamsam ng Panginoon ang lahat ng weapon, mga kapangyarihan, mga karapatan, mga kapatid na ninakaw ni Satan, kinuha ng ating Panginoon when Jesus Christ died on the cross and He was resurrected from the dead. Kaya ngayon, malinaw na si Satanas kasama ng kanyang mga demonyo ay wala na pong mga weapons dahil ito po ay kinuha na po ng ating Panginoon. Bakit kinuha ng Panginoon? Para ibalik sa sangkatauhan. Kaya have we recalled na binigyan niya ng authority and power, mga kapatid, ang kanyang mga alagad. Mababasa po natin sa Luke 10:19 King James Version, "Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." So, brethren in Christ, uulitin natin para maunawaan po natin.
ang authority, ang power, ang dominion, ang rulership, brethren in Christ, ay ibinigay po yan sa sangkatauhan kay Adam, of course, brethren in Christ, dahil nga po si Satanas sa kanyang katusuhan o sa kanyang craftiness, he deceived Adam. At ngayon, nanakaw itong power and authority, mga kapatid, dominion and rulership ni Satan. Subalit, hindi po nagtatapos roon, mga kapatid, kundi ang Panginoon ay namatay sa krus at siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay sa pangatlong araw at kanyang kinuha ang mga karapatan, kapangyarihan na ninakaw ng kaaway at ito ay ipinanumbalik sa sangkatauhan. We call this, brethren in Christ, redemption. That's why our answer is, deceived Adam by his craftiness and he stolen the power and authority. So mga kapatid, that is very clear enough. But the good news is, but Jesus Christ restored the power and authority that were stolen from us through his death and resurrection. So makikita po natin, mga kapatid, na mayroon po naman mabuting balita dahil ito ay ni-restore ng ating Panginoon, mga kapatid. And I hope that I answered the question, where did Satan get the power to tempt us into all of our sins? Ayon kay Sister K. Carla Villar, our answer is, he deceived Adam by his craftiness and he stolen the power and authority. But the good news is, but Jesus Christ restored the power and authority that were stolen from us through his death and resurrection. And that we called redemption, brethren in Christ. Kaya mga kapatid, if ever na tayo po ay may follow-up question, clarifying question, or any question, don't hesitate to comment your question, brethren in Christ, para sa mga susunod po nating pagtatalakay, ay bibigyan po natin ng kasagutan, ano man ang inyong maaring maging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Mga kapatid, thank you for your time, thank you for listening, and thank you po for watching. May God bless us all.